your Bible in 2 Chronicles. Amen. 2 Chronicles chapter 5 verse 1. 2 Chronicles. Kung kayo po ay may mga Bible, ay pwede nating buksan. At kung wala tayong Bible, we have a monitor here sa inyong harapan. Sabi ng Bible, does all the works that Solomon made nakita niyo na mga kapatid? Ayan, sa King James Version. Does all the works of Solomon made for the house of the Lord was finished? And Solomon brought in all the things that David his father had dedicated, and the silver and the gold and all the instrument put he among the treasures of the house of God. And then in verse 7, tatalon tayo mga kapatid, sabi ng Bible sa verse 7, and the priest brought in the ark of the covenant of the Lord into his place, to the oracle of the house, into the most holy place, even under the wings of the cherubim. Sa verse 13 and 14, sabi ng verse 13, and it came to pass, and it came even to pass, as the trumpeters and singers were as one to make one sound to heard in praising and thanking the Lord, and they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instrument and music and praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endureth forever. That then the house was filled with the cloud, even the house of the Lord, so that the priest could not stand to minister. By reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Sabi ng Bible, mga kapatid, after Solomon built the temple of God, amen, with his father David, amen, nauna nang inutos ng Panginoon sana kay David, but David, mga kapatid, hindi niya nagawa na itayo ang templo ng ating Panginoon. And when Solomon, mga kapatid, amen, ay nagawa niya na ang templo, at ang sabi ng Biblia, in that night, amen, nakita po natin ang ating Panginoon ay nagpakita kay Solomon. And he heard the voice of God. Let us pray and God ask the Lord for His glory and His power move in our midst. Lord Jesus, thank you, Lord, for your word. And I'm asking, Lord, right now that, Lord, let oppress us. Fill us, Lord, with your power of your Holy Spirit. And use my mouth as a blessing. Lord, I pray that you will anoint my lips. Anoint every ears, every heart, O God. I pray that you will bless your people. I pray that you anoint this message, God. And Lord, hallelujah, pagpalain mo ang bawat kaluluwa na nandito. Punuin mo ng iyong banal na espiritu ang bawat sulok ng iglesyang ito. And as I preach your word, let your glory move in our midst. In Jesus' name, amen. Praise God. Hallelujah. Kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo, the available Spirit. The available Spirit or Holy Ghost. The available Holy Ghost.
You may be seated, mga kapatid. Praise God. Sa King James Version, unlike sa New International Version, ang kanyang description ay Holy Spirit. Amen. But in King James Version, ay ang kanyang translation sa Holy Spirit, and that is Holy Ghost. There is no big difference. Holy Spirit and Holy Ghost. And sometimes, kapag tayo po ay nakaririnig ng Holy Ghost, ay parang nakakatakot. Kasi ghost. Ano? Holy Ghost. Huwag kayo mag-alala, holy naman yung ghost. Ano? Para bagang mga kapatid, pag nakakarinig tayo ng Holy Ghost, it is a funny word, term. Amen. Na itinranslate, mga kapatid, ng ating pong si King James. Amen. And it sounds like something, amen, a child might dress up. Amen. Lalo na sa panahon ng Halloween. Ah, di ba? Pag Halloween, pag November 2 ba yan? November 1? Ano? Praise God, ito yung panahon na ang tao ay natatakot. Ano? At sabi nila ay merong ghost. Ano? At pag sinabi natin ghost, mga kapatid, amen, ay akala natin ay kinakailangan natin ang ghostbuster. Ano? Ghostbuster. Napapanood yung ghostbuster. Ano? Ang trabaho nila ng ghostbuster, hinahanap yung ano? Yung masamang espiritu. Ano? Sila yung humahanap, hinuhuli nila at nilalagay nila sa isang lalagyan. Okay? Kaya ang nangyari dahil sa ating napapanood, pag sinabi natin Holy Ghost, ito ay masamang espiritu kasi ghost. Pero ang Holy Ghost, mga kapatid, amen, ito po ay sinabi ng Biblia in Acts chapter 2 verse 38. Sabi ni Apostle Pedro, "Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." But the question is this, what is the Holy Ghost? Ano ba yung banal na Espiritu? So the Holy Ghost is the presence of God. Ito po ay presensya ng ating Panginoon. And when it comes the presence of God, mga kapatid, amen, ito po ay hindi po natin nakikita. Ano? We cannot see, and therefore, amen, it's hard for us, amen, to describe. Ano? Hindi natin ma-describe kasi, mga kapatid, ay hindi natin nakikita. Ano? Kasi ang Espiritu ay walang laman. Sabi ng Luke chapter 24, ito ay walang laman, walang buto. Ano? At ito rin ay tinawag po, mga kapatid, amen, sa Hebrew o sa Greek, amen, ang salitang Spirit or Holy Ghost, ito ay tinawag din ng pneuma. Pneuma. So anong pneuma, mga kapatid? Amen. Ang ibig sabihin nito ay breath or wind. Like the wind or the Holy Ghost is something that move through you. Kaya nga, mga kapatid, amen, minsan ay meron tayong nararamdaman. Amen. At nararamdaman natin na para bagang tayo ay may hangin na pumasok sa atin. Meron tayong kakaibang espiritu na ramdaman natin. Kaya di ba minsan kapag nag-uusap, tas biglang dumaan yung hangin? Minsan sinasabi natin, si nanay nagparamdam. Ano? Si tatay nagparamdam. Ano? Kasi alam natin, mga kapatid, ang espiritu, it is like a wind or pneuma. Or what we call that, it is a breath or wind. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin nakikita. But you can see its effect. Ano?
Nakikita natin ang epekto kapag meron dumating na hangin. Ano? Ang epekto nito, mga kapatid, ay tayo ay giniginaw. At minsan, tumatayo yung ating balahibo. Kung may buhok ka, tayo yan. Ano? Kung wala na, wala na. Ano? Maramdaman natin, kaya minsan, kapag nag-uusap, parang tumatayo yung balahibo natin, siguro may espiritu. Nararamdaman natin. So, merong epekto. Ano? Kagaya ng hangin, mga kapatid, kapag iyan ay nag-blow, amen, ng air, amen, ang ating pong pakiramdam ay nararamdaman natin talaga na ko-comfort tayo dahil doon sa hangin. Merong epekto, mga kapatid, amen. Kaya nga, mga kapatid, ang banal na espiritu, amen, it is invisible. Hindi siya nakikita. And the Hebrew word, mga kapatid, ito rin ay tinawag na Shekinah. Amen. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Amen. It means to settle or to dwell. Ano? Ito naman ay tinawag, mga kapatid, sa Hebrew na Shekinah, or what we call that Shekinah glory. Ano? Na kung saan, mga kapatid, in Old Testament, amen, ito ay kanilang nakikita na bumababa ang glory ng ating Panginoon o yung banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Kaya nga yung salitang Shekinah, ang pinaka-root word niyan, mga kapatid, ay tinatawag nila Shokan. It means it is a bird nest. Bird nest, mga kapatid, refers to the Spirit of God that settled on one place. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, na ang Espiritu ng ating Panginoon ay kumikilos sa isang lugar. In one place, ibinubuhos ng Panginoon. Kagaya, mga kapatid, in 1st or 2nd Chronicle chapter 5 verse 14, sinabi ng Biblia, so that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Sinabi ng Biblia, mga kapatid, ang mga priest, yung mga pari sa panahon na yon, ay hindi sila makalapit, hindi sila makapasok sa tabernacle. By what reason? For the glory of the Lord had filled the house of God. Bakit? Sapagkat pinupuno ng Diyos ang tabernakulo niya at doon nakita nila yung kapangyarihan, yung kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Kaya nga pag sinabi nating amen, Shekinah, it is the dwelling, amen, the Holy Spirit dwell in one place. Shall we say praise the Lord? Or the dwelling place of presence of God. So God's presence occupy a special place among the people. Ang banal na espiritu, mga kapatid, amen, ay ibinubuhos niya sa isang lugar doon na kung saan nagtitipon ang kanyang mga anak. Ano? When there is a gathering, amen, when there is a worship, praise the Lord, habang nagpupuri ang mga tao, ibinubuhos naman ng Panginoon ang kanyang presensya. Ibinubuhos niya ang kanyang presensya. So God's presence occupy a special place. Kagaya ng Genesis chapter 1 verse 2. Anong sabi ng Genesis chapter 1 verse 2? And the earth was without form and void. Listen to me, church. Darkness was upon the face of the deep. And what the Bible says that, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Tingnan po natin, mga kapatid, ng sabi ng Biblia, ng Espiritu ng ating Panginoon ay kumilos doon sa kanyang ginawa. From His creation, after God created the heaven and the earth, ang sabi ng Biblia, and the earth was without form. Kumbaga, mga kapatid, walang buhay.
Walang ganda. At ang sabi ng Biblia, Amen, and the Spirit of God move upon the face of the water. Dito makita natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon dwell. Hindi siya, mga kapatid, nag-dwell, amen, na kung saan basta-basta. God has no temple in which God He can place Himself, so begin, amen, the creation, one. Hindi siya makadwell unless there is a place. Hindi niya ibuhos, mga kapatid, ng kanyang banal na espiritu. Hindi manahan ang ating Panginoon sa isang lugar, sa isang basta-basta lugar, kung wala, mga kapatid, na kung saan may nagsama-sama. In fact, amen, makita po natin from Genesis chapter 1, the three chapter of Genesis, that the entire creation, amen, na kung saan ang ating Panginoon ay kumikilos. From Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3. And much of what happened, mga kapatid, that in the book of Genesis chapter 1 hanggang chapter 3, amen, na ang ating Panginoon habang kumikilos, mga kapatid, lahat ng mga espiritu ay nawawala. Masamang espiritu. Any chaos, mga kapatid, any disorder ay inalis ng ating Panginoon, and God arranged, mga kapatid, everything before God dwell His presence. Hindi basta-basta mag-dwell ang ating Panginoon hanggat hindi maayos yan. Kagaya din sa ating mga buhay, hindi mo tatanggapin ang banal na Espiritu hanggat hindi maayos ang puso mo sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat nag-dwell ang ating Panginoon kapag maayos na ang ating puso sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And that is why, hindi tayo ma-surprise nang sabi ng Genesis chapter 3 verse 8, what the Bible says, Genesis chapter 3 verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So ang sabi ng Bible, God is walking in the garden. Kapag lumalakad siya, mga kapatid, siguro inaayos siya. Ano? Inaayos, akin lang to. Alam mo, sinabing ganon. It might be, mga kapatid, na kung saan inaayos siya. Hindi pina, siguro hanggat nandoon, mga kapatid, ang ating Panginoon, everything is okay. Everything is good. Hallelujah. Kaya nga, ang ating Panginoon, nagdi-dwell siya at inaayos niya muna ang lahat ng bagay. Kaya nga, when Solomon built the temple, the tabernacle, hindi siya nag-dwell na hindi pa kumpleto. Hindi siya nag-dwell, mga kapatid, amen, na wala pang mga instrumento, mga singer. Hindi siya nag-dwell, mga kapatid, na ang templo ay medyo hindi pa maganda. But after Solomon finish the tabernacle, the temple, ang sabi ng Biblia, doon naman ibinuhos ng ating Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, at doon ang mga priest, hindi sila makalapit because of the glory of God. I want to challenge you, church, the devil has no power to come after you if there is the Holy Ghost in your life. Hindi makalapit ang diablo sa inyong buhay kapag maayos ang ating pagsamba, maayos ang ating espiritu, maayos ang relasyon natin sa ating Panginoon. The Holy Spirit, amen, empower us so that the evil spirit is not able to come and destroy your life. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. That's why, mga kapatid, God dwell His presence, and before He dwell His presence, He prepare everything.
everything. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, in Exodus chapter 3, when Moses in the wilderness, when he see the burning bush, although ang sabi ng Bible, when Moses saw the tree burning, hallelujah, and Moses saw the divine presence, the Shekinah glory of God. Amen. Nakita niya, mga kapatid, na kung saan mayroong puno, mayroong apoy, but the tree were not consumed. Ganyan ang buhay natin. Kapag ikaw ay mayroong glory ang Panginoon, may banal na espiritu, may problema ka, hindi ka basta-basta makonsume. Hindi ka basta-basta kayang mapatumba. Bakit? Sapagkat ikaw ay puspos ng banal na espiritu, at kapag may espiritu ka, mga kapatid, amen, the devil has no power to destroy your life. Kaya when Moses saw the tree, and there, and the tree, mga kapatid, ay nag-aapoy, Moses amazed. Can you imagine, mga kapatid, kapag may Holy Ghost kayo, some people amazed? Hello? Hindi ba kayo nagtataka yung mga tongue talker, Holy Ghost filled, amen? Kahit may pagsubok ang mga tao, sasabihin nila, ano ba itong mga Pentecostal na ito? Amen. Kahit mainit, hindi magsawa, magpuri. Ano ba itong mga Pentecostal na ito? Kahit may problem, problema, nakataas ang kamay. Ano ba itong mga Pentecostal na ito? Kahit may karamdaman, patuloy pa rin sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Hindi nila alam, mga kapatid, because of the Holy Spirit. Kaya naman, kahit tayo may problema, amen, sumasayaw pa rin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya na-amaze si Moses. The bush, mga kapatid, hindi na-consume. Kaya huwag kayo magtaka. Amen. Maraming ma-convert na kaluluwa. Bakit? Kasi kahit may pagsubok kayo, nandito pa rin kayo sa church. Halakpakan natin ang Panginoon. And later, that fire of God will be a pillar of fire that led Israel through the desert. Pagkatapos noon, mga kapatid, yung apoy na nakita ni Moses, iyon din yung apoy na nagbigay sa kanila, mga kapatid, ng liwanag doon sa disyerto. From burning bush, naiba, mga kapatid, naman ang Shekinah glory ng ating Panginoon. Exodus chapter 19 verse 18, ang sabi ng Bible, and Mount Sinai was altogether on smoke because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. Listen to me, church. Pagkatapos dun, mga kapatid, sa burning bush na nakita nila, ang Panginoon naman, mga kapatid, ay nagpakita naman sa pamamagitan ng pillars of cloud with fire. Na sa panahon na sila ay naglalakad doon sa wilderness, wala namang miralko doon, walang ilaw doon. Ano? Hindi kagaya ngayon, mga kapatid, doon wala, madilim. And the glory of God appear, at habang sila'y naglalakad, ang presensya ng ating Panginoon naman ang nagliliwanag sa kanilang mga buhay. Can you imagine? From burning bush,
Even Moses amazed, and then siguro si Moses, Lord, ay, gusto ko makita mukha mo. And then mga kapatid, sabi ng Panginoon, Moses, hindi mo ako pwede makita. The moment you saw my face, you will die. Kaya ang ating Panginoon, mga kapatid, amen, nagbago na naman ang Panginoon ay nagpakita na lang sa pamagitan ng kanyang liwanag sa langit. And what the Bible says, Israel, they passed in the wilderness. Even there is no light, but the glory of God continued to shine, amen, doon sa kanilang paglalakbay sa wilderness. And that is what the Spirit of God works in our lives. Even in the darkness, hindi mo makita ang liwanag. Naglalakad kami sa mga kapatid, hindi mo maunawaan, Lord, ano ba itong lalakaran ko na ito? Mayroon pa ba akong hakbangan na karsada? Ako ba'y mapahamak na? Mga kapatid, nakita nyo, sa panahon na madilim ang nilalakaran mo, nandoon pa rin ang sikay na glory ng ating Panginoon. Nagbibigay sa iyo ng liwanag. Amen. That is the power of the Holy Spirit. Palakpakan natin ng ating Panginoon. And after the wilderness, there was an God is not enough. Nagpakita naman ng ating Panginoon doon sa Mount Sinai. And God gave Moses a plan for a better place to live. God wanted to back among the people. Gusto ng ating Panginoon na siya ay muling babalik sa dating na merong isang templo. Kaya nga ang ginawa ni Moses, pinagawa si Moses ng tinatawag na tabernacle, tent, in the wilderness. At doon mga kapatid, amen, doon sa wilderness ay ibinigay ng Panginoon sa kanya kung ano ang sukat, anong laki, but it is made of tent. Listen to me, made of tent. Tent, it is a corruptible things. But the Lord is still pour out His glory in the tabernacle. Because God is seeking for a place He want to dwell. Makinig kayo. Ang Diyos ay naghahanap ng lugar para ibuhos niya ang kanyang banal na Espiritu. Sabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng tabernacle. And when Moses built a tabernacle in the wilderness, amen, doon nakikita nila yung shikay na glory ng ating Panginoon at doon sila ay galak na galak sapagkat, amen, every year pinapatawad ng Panginoon ang kanilang kasalanan at doon, mga kapatid, naramdaman nila ang presensya ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid, hindi natin siguro maunawaan kung gaano kagalak ang mga Israelite. Mga kapatid, it might be kung ikaw ay nandoon at nakikita mo ang glory ng ating Panginoon ay bumabad ba doon sa templo. Siguro ma-amaze ka. Siguro maramdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, hanggat binubuhos ng ating Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, sasabihin mo, ano ba yung nangyayari sa akin dito? Ano ba yung nararamdaman ko? Bakit ba ako nagsasamba? Bakit ba ako nagpupuri? Bakit may binibigay ko ang buhay ko? It is because of the Shekinah glory of God. Shall we say praise the Lord? Kaya sabi ng Panginoon, Moses, gawa ka ng tabernacle. And that tabernacle, God moves from being a pillars and a cloud to dwell within the tabernacle. Sabi ng Exodus chapter 40, verse 38, after Moses built the tabernacle, for the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, and the sight of all the house of Israel throughout all their journey. Tignan niyo mga kapatid.
how God stay in the presence of His people. Kung paano ang Diyos, mga kapatid, ay nananatili doon sa kanyang mga anak. In Genesis, amen, nandoon ang Espiritu ng Panginoon nakikipag-usap kay Adam and Eve because of His people. Listen to me. Ang Diyos ay gumagawa, mga kapatid, ng paraan to walk in the presence of His people again. When Moses built the temple, there is another presence or the glory of God dwell and His Shekinah. Amen. And the people, mga kapatid, they enjoy the presence of God. They enjoy the presence of God. Kaya nga, while we are in the church, be thankful to God. Magpasalamat ka, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Amen. Magpasalamat ka, mga kapatid, habang nararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Kakaiba ang, mga kapatid, amen, pagkilos mo. Amen. Kakaiba, amen, ang paggawa sa iyo ng ating Panginoon. Sapagkat ang Shekinah glory ng ating Panginoon, from Shekinah, it translated to the glory of the Lord. Shall we say praise the Lord? And His glory dwell in the tabernacle. Amen. But that was still not good enough for God. Kasi listen to me. Kumikilos ang Panginoon, mga kapatid. Listen to me. Kumikilos ang Panginoon through tabernacle. Ibig sabihin, nararamdaman lang nila ang presensya ng Diyos. Hindi pa napasok sa kanila yung presensya ng Diyos. Iba yung nararamdaman, iba yung nasa yung Espiritu ng Panginoon. Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Hallelujah. Kumbaga, mga kapatid, sa church, naramdaman natin. Pero iba yung nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Iba yun. Kaya nga, ang ginawa ng ating Panginoon, na hindi pa rin siya masaya, naramdaman lang natin ang gusto niya, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. Are you with me? And this Shekinah mentioned as the presence that influenced David to write the book of Psalms. Ito yung dahilan kung bakit si David ay sumulat ng mga awit. Amen. Because the moment David worshiping God, the presence of God, nararamdaman niya. Hello! Kaya nga, ang Shekinah or the glory of God, mararamdaman natin yan the moment we worship God. Hello? Kapag meron kang banal na Espiritu, there is a place in your life, a peace from God. 2 Kings chapter 3 verse 15, sabi ng Bible, but now bring me a minstrel. And it came to pass when the minstrel played that the hand of the Lord came upon me. Listen to me. Si Saul, pagkatapos niya, mga kapatid, na magsimulang nanlalamig na sa ating Panginoon, nagkakaroon na siya ng espiritu ng rebelde, pagre-rebelde sa Panginoon. Nagkaroon siya ng jealous kay David because the people shout, David, Saul king 100, but David killed 10,000. Nagkaroon siya ng galit, mga kapatid, kay David, at sa kanyang galit, amen, ang ginawa, mga kapatid, ni Saul, kumukuha siya ng tinatawag na sling, sibat ba yan? At ang ginagawa niya, mga kapatid, amen, ginagawa niyang target si David dahil gusto niya lang mamatay. By the grace of God, hindi tinamaan si David. And the only way, mga kapatid, na mapaalis ang banal, ang masamang espiritu kay Saul, Saul invite David to sing and play a harp. Sabi niya,
ang ginawa. Sabi niya, tawagin mo si David, ang aking anak. Kasi ang tawag niya kay David ay anak niya. At haya mo siyang tumugtog at tumawit. And while David sing, amen, the evil spirit ran away. Tumatakbo yung masamang espiritu dahil mga kapatid, dahil sa pagsamba. Dahil sa pagpupuri, yung masamang espiritu ay umalis kay Saul at si Saul ay nagkakaroon siya ng kapayapaan. Si Saul, mga kapatid, ay nakakatulog. Bakit? Ang masamang espiritu ay nawawala. And that is how the power of the glory of God. Ang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Panginoon, yung presensya niya, yung masamang espiritu ay umalis sa tao kapag marunong siyang sasamba. Hello? And that is why the Bible says that God inhabit the praises of His people. Habang tayo sumasamba sa ating Panginoon, yung masasamang espiritu sa ating mga buhay ay nawawala. Ang masamang espiritu, yung galit, mga kapatid, amen, yung jealousy, nawawala. Yung sama ng loob, nawawala, mga kapatid. Anumang masamang espiritu ay nawawala the moment you worship God. Kaya nga, when David worshiped, the evil spirit lumalayo kay Saul at nagkaroon siya ng kapayapaan. Church, the Holy Spirit give us peace. That even in the time of trouble, we have peace. Kaya maraming nagpapakamatay. Iniwanan lang ng boyfriend, girlfriend, nagsaradong negosyo. Anong nangyari? Nag-suicide na. Bakit? Walang pagsamba. Hello? Kaya pag pupunta kayo sa church, dapat magpuri kayo. It doesn't matter na mainit ang church. Sasabi, init naman. Ako nga, kahit anong init, nakakot pa ako eh. Bakit? Kasi, damit, tiis guwapo. Kahit is guwapo. Sinasanay ko na mainit para pagpunta ko sa Canada, maramdaman ko yung lamig. Amen. Praise the Lord. Kahit mainit, magsasamba ka. Hindi, mga kapatid, nandito ko na sa church para kang nakaganyan ka pa rin. Yung song leader, tumatalo na, halos gumulong na, ikaw hindi ka pa rin makagalaw. Kaya naman ang Espiritu ng Panginoon, eh, may hindi makakilos sa'yo. Yung demonyo, hinahawakan ka. Kaya nga, minsan na mapapansin mo, pag may sumasamba, may nagpupuri, hindi mo maigalaw, hindi ka makatalon, hindi ka makapalakpak, hindi ka makasigaw, hindi ka maawit. Amen. Do you think, mga kapatid, ikaw yon? Hindi. Kundi ang espiritu ng Diablo, hinahawakan ang iyong katawan, ang isipan mo na huwag kang sasamba. That's why, habang hindi ka sumasamba, mga kapatid, ang Diablo masaya. Pero the moment you worship God, hallelujah, habang nagpupuri ka, ang masasamang espiritu ay nag-aalisan. Amen. Nagkakaroon ka ng kagalakan. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. It is the power of the Holy Spirit. Shall we say praise the Lord? Kaya nga, hindi, kaya nga, isa lang ang bawal dito. Bawal dito. Amen. Ang matulog. Pastor, yung nakasimangot, tinatanggap ko na yan. Kasi dati, sinasabi ko, bawal dito ko nakasimangot, tanggap ko na. Kasi may mukha talaga na kahit hindi nakasimangot, nakasimangot yan. Kaya tanggapin ko na yan. Isa na lang ang bawal dito, bawal ang... Sabi mo sa katabi mo, bawal matulog dito. Kaya hindi ka makapagpuri, mga kapatid. Bakit? Kaya nakakatulog ka ng ginagawa ng Diablo. Helena, sige pa.
Pinapaypayan ka. Hawak-hawak ka. Wala sa church yan. Kapag mayroon sa church na ganyan, mga kapatid, hindi taga-church yan. Layo yan. Kasi dito, mga kapatid, ang mananampalataya dito, hindi aalis na hindi pinawisan. Amen? Hindi aalis, mga kapatid, na walang amoy. Amen. Bakit? Masarap magpuri sa ating Panginoon. Because the moment we worship God, the Spirit ran away. Shall we say praise the Lord? And the spirit, evil spirit, that had tormented him, were purged out of the tomb. Hallelujah. Ayan, sabi ng Psalms 22 verse 3, sabi ng Bible, but thou art holy, thou art inhabitest the praises of Israel. Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid, ang mga Israelites, amen, marunong silang magpuri. Nakita niyo na ba sa YouTube kung paano magpuri ang mga Israelites? Maganyan-ganyan sila. Tumatakbo. Tumatakbo sila. Pag nag-worship na sila, mga kapatid, takbo ng takbo yan. Umiikot-ikot. Parang mga ano yan, mga hindi mangyan. Parang mga Indian ba? Matakbo sila. Bakit? Marunong sila magpuri. Shall we say praise the Lord? Kaya naman sa church dito, if you want to part of this church, dapat marunong ka magpuri. Kasi isa sa mga qualification dito bago ka papasok, tuturuan ka muna rito magpuri sa Panginoon. Bakit? Kasi sa dati mong pagsamba, walang ganito. Sasabihin nyo, amen. Walang dito. Dito buhay. Praise the Lord. Bakit? Buhay ang Diyos na sinasamba natin. Dapat ay yung kanyang mga anak, buhay din. Shall we say praise the Lord? Kung patay ang Diyos mo, hindi kanya na pagsamba mo, patay din. Dahil ang Diyos natin ay buhay, dapat yung kanyang mga anak, buhay din na sasamba. Hindi na kung saan. Amen. Pagsinabi. No, hindi ka nandito mga kapatid. Bawal dito mga kusa, hindi ka marunong magpuri. Amen. Pastor, hindi ako marunong magpuri. So, I'm sorry to tell you, this church is a worshiper church and the church, amen, na kapag nagpupuri, there is a great blessing from God. Shall we say praise the Lord? Kaya sabi ko sa mga musician, kahapon kinausap ko sila, pinagpizza ko yung mga musician, pinagmerienda ko sila, kinausap ko sila, sabi ko, next time, pag prayer meeting, please, don't forget na hindi kayo pupunta. Kasi mapilitan ng pastor na awit, kahit hindi mga awit. Sabi ko, sabi ni Sister John, Pastor, kailangan natin ng backup. Nagtumitingin ako, mga kapatid, wala akong makita. Eh, pag wala kang makita, kahit hindi mga awit ang pastor, awit na lang. Praise the Lord. Eh, pag paumahin nyo, yung mga nasa live, yung boses ng pastor, ganun talaga. Kasi hindi ako tinawag na singer, tinawag ako mga ngaral. At kapag tinawag kayong singer, huwag kayong absent sa gawain ng Panginoon. O, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Wala tayo, wala kayo. Wala. Mga kapatid, talento nyo yan. Hindi talento ng pastor yan. Amen. Pwede ako umawit, mga kapatid, pero akin lang yung maganda, pinakamagandang boses ko na yun. Pero sa inyo, hindi maganda yun. Sa akin, maganda ni. Bakit? Kasi nag-worship ako. Pero mas maganda. Hindi lang kaayaya sa Panginoon, kaayaya rin sa tao. Kaya kayo mga awit, sabi ko sa kanila, wala ako dito. Baka naman pag alis ko rito, wala nang umatin sa inyo. Ano? Kaya sabi ko, wala muna tayong ensemble. Bakit? Wala kayo eh. Ano? Pag walang ensemble, ibig sabihin, walang pumunta na sa prayer meeting ng mga singer. Ano? At huwag kayo magmalaki kapag maganda ang boses nyo. Sabihin nyo, ah, tinan si pastor. Tinan niya, walang nagawa.
Dahil wala ako, walang insemon. Ano, di ba? Mahalaga ako? Alam nyo, kahit wala kayo, tatakbo ang gawain ng Panginoon. I start from nothing, and the Lord bless me indeed. Kung kayo ay may talento, paggamit nyo sa Panginoon yan. Huwag kayong magmalaki na maganda ang boses, may talento kayo. Lagi dapat i-glorify nyo sa inyong buhay yung talent na binigay sa inyo. Shall we say praise the Lord? Kasi mga kapatid, habang kayo umaawit, maraming demonyo ang nagtatakbuhan. Imagine yung mga singer dito. Akala nyo yung mga singer dito? Amen. Patalo. Hindi nyo alam ba yung kapangyarihan nyo habang kayo nagpupuri, habang kayo tumatalon, habang kayo umaawit, lahat ng mga demonyo na pumasok dito nagtatakbuhan. Hindi kayo yun, yung demonyo. Sabi, Pastor, lahat ata na pumasok, demonyo. Hindi. Yung demonyo, nagtatakbuhan kasi wala ka pa. Meron ang nakaupo dyan na demonyo na umahawak sa iyong buhay. Pero dahil sa mga umaawit, dahil sa mga sumasamba, nagtatakbuhan yan sapagkat hindi kayang manatili ng evil spirit sa mga sumasamba sa Kanya. Shall we say praise the Lord? Kaya nga, in Acts chapter 2 verse 1, ang sabi ng Biblia, and when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord, in one, saan sila? One place. This is one place. Sabi naman, sa araw ng Pentecost, they were all with one accord in one place. Verse 2, and suddenly there came a sound from heaven, and as of a rushing mighty wind, and filled all the house where they were sitting. We're all sitting in this place. We're all worshiping in this place. And the Bible says, while they were sitting and worshiping, amen. Anong sabi ng verse 3, mga kapatid? Hallelujah. Ang sabi ng verse 3, and there appear unto them cloven tongues like as of fire. In Old Testament, listen to me, the fire, amen, saw Moses in the burning bush. In Old Testament, amen, there is a pillar of fire while the Israelite journey in the wilderness. In Old Testament, there is a fire in tabernacle. The Shekinah glory of God, amen, filled the room in tabernacle. Now, ang Diyos ay hindi pa rin masaya. Bakit? Nararamdaman lang nila, hindi nila pumapasok sa kanilang buhay. Nakukuha niyo ako? On the day of Pentecost, as where they sitting, kasi sabi ng ating Panginoon, pumunta kayo sa Jerusalem and wait for the promise. And the promise, mga kapatid, that they will receive the Holy Ghost, the Holy Spirit. And then, habang sila ay nag-aantay doon, amen, for 40 days nakasama nila si Jesus Christ. At nung 40 days, umakyat si Jesus Christ sa langit. At ang sabi ng Biblia, 10 araw sila nag-antay sa upper room. Kaya nga, from 40 plus 10, and that is 50, and that is Pente or Pentecost. Alam niyo na ngayon yung Pentecost. Kaya nga, ang sabi niya, and when the day of Pentecost, they were all in one accord, in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of the rushing mighty wind and filled the house where they were sitting. And they appeared a cloven of tongues like a fire and sat upon each of them. And verse 4, sabi ng Bible, listen to me. And they were all, what? Filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them an utterance. Pagkatapos din sila yung nakaupo doon, inaantay nila yung pangako ng ating Panginoon hanggang naramdaman nila merong isang malakas na hangin
I don't know what kind of wind is that. Amen. Maybe a whirlwind, mga kapatid. Malakas na hangin. At ang sabi ng Biblia, pinulo doon, mga kapatid, ang loob ng tinatawag na room. At doon, mga kapatid, nakita nila, amen, sa verse 3, nakita nila, amen, na kung saan isang kagaya ng apoy. Fire. Hindi apoy na kung saan susunugin. As fire. Ano yun? Kung ano'y nakita nila sa Old Testament. Sa burning bush, sa Mount, mga kapatid, Sinai, sa wilderness, sa tabernacle, and that is fire. The same fire that we will receive this morning. Are you ready for the fire? Handa na ba kayo natanggapin ang apoy na yan? Yung apoy na yan ang siyang nagbigay ng kapayapaan. Amen. Kay Saul, yung apoy na yan, mga kapatid, ang nagbigay ng tinatawag na kagalakan, nagagalak ang Diyos sa mga sumasamba. The same fire, amen, and that is the fire of the Holy Ghost. Kaya nga, pagtatanggapin nyo ang banal na Espiritu, ito ang katugunan in the promise of God that in the last days I will pour out my Spirit upon all flesh. Kaya kung hindi ka pa nakatanggap ng Holy Ghost, ito yung panahon na ikaw ay tatanggap ng Holy Ghost at sikapin mo na ikaw ay magsalita ng iba't ibang wika. Sabi ng Biblia, in verse 4, amen, sabi ng Bible, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. When you say other tongue, it is not your own language. It is another language. Amen. Kung ikaw ay Bisaya, nagsalita ka ng Kapampangan. Kung ikaw ay Kapampangan, nagsalita ka ng Chabacano. Kung ikaw ay Chabacano, nagsalita ka ng Ilonggo. Mga kapatid, hindi mo salita yan. Bakit? Sapagkat ang unang babaguhin, mga kapatid, ng ating Panginoon, at bakit niya ginamit yung dila, sapagkat ang dila ang pinakamaliit na bahagi ng katawan, but ito ay nagbibigay ng apoy. It can destroy. It can burn the house because of this tongue. That's why God used our tongue na baguhin niya at makikita at ebidensya na ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu. Hanggat hindi mo tinatanggap yan, hanggat hindi ka nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi mo pa rin tinanggap ang banal na Espiritu. Paano, Pastor, tatanggapin ang banal na Espiritu? Kagaya ng ginawa ni David, siya'y nagpuri sa ating. And as you worship God, it began, amen, hayaan mo lang hanggang ang mag-control na ng tang mo, hindi na ikaw, kundi ang ating Panginoon. San pumapasok, mga kapatid, amen, ang banal na Espiritu, hindi pumapasok yan hanggat hindi mo binubuka ang iyong bibig. And as you open your mouth, that is the time that God will use your tongue, amen, gagamitin yung dila na yan upang ikaw ay magsalita ng iba't ibang wika at doon, mga kapatid, maging bahagi ka ng araw ng Pentecostes. Kaya nga, Pentecost, mga kapatid, is real. No matter what they say, Pentecost is real. Amen. And what the people say, amen, Pentecost is real. I'm Spirit-filled. Ikaw ay puspos na ng banal na Espiritu. Kaya nga, sa oras na ito, if you want to be born again in water and of the Spirit, you need to experience, amen, the Spirit, amen, the Holy Spirit that began to speak with other tongues. It is not a religion. It is not my teaching. It is the teaching of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, for
50 mga kapatid, day of Pentecost, sila'y sama-sama doon. The same thing what happened today. Wala tayo mga kapatid doon sa upper room, but we are in the church. This is a place. This is the dwelling place. Anong hinahanap ng Panginoon? Hinahanap niya yung marunong sasamba. At hanggat hindi ka magpupuri sa ating Panginoon, hindi mo matanggap ang Holy Ghost. Kinakailangan, ibubuka mo yung bibig mo at sasabihin mo, Panginoon, I give myself to you. Magsimula kang ibuka ang bibig mo at hayaan mo, maramdaman mo ang presensya ng ating Dakilang Diyos. Shall we all stand together?